welcome to Mouse Kiss Channel. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Kung saan man kayo parte ng mundo ngayon, hello, hello at napadpad kayo dito sa aking channel. Ngayong araw may pag-uusapan na naman tayo panibago. Actually, sequel siya dun sa gaslighting na video ko and dun sa isa pang video na nag-garner na rin ng maraming views, yung about narcissism. So, malungkot ako. Ay, actually, masaya ako na malungkot. Then, naka-garner ng maraming views yung video na yun. Masaya kasi, of course, maraming views, di ba? Pero malungkot kasi ibig sabihin, marami ang naghahanap ng keyword regarding narcissism dito sa YouTube. So, hindi lang yung video ko. Kapag nakita ninyo yung mga ibang videos regarding narcissism, be it Englishman or Tagalog, meron at marami talaga yung naghahanap kung ano ba ang ibig sabihin nun. Okay? So, kwentuhan na tayo. Ang topic natin ngayon ay about silent treatment. Paano nga ba or kailan nga ba maituturing na pang-aabuso na yung silent treatment? Okay? Ano nga ba yung silent treatment? So, just to give you parang layman's definition lang siya. Yung meron kang kaibigan or even asawa or even boyfriend or kung sino man kamag-anak or malapit sa'yo na tao na bigla ka na lang hindi papansinin. Meron ka na ba na ganong na-experience sa buhay mo na hindi mo naman alam, wala naman kayong pinagkawayan or wala naman kayong parang hindi na pagkasunduan. So, bigla ka na lang niyang hindi pinansin, di ba? Hindi siya ghosting kasi ang ghosting totally hindi na talaga siya nagpakita, di ba? Ito, halimbawa ka-opisina mo siya, yung kaibigan mo, bigla ka na lang niya, or magkatabi kayo sa upuan, bigla ka na lang niya hindi kinikibo for some reason, hindi naman siya ganun, di ba? So, may mga ganun ng mga tao talaga na hinahandle nila yung mga bagay-bagay through silent treatment, okay? Don't get me wrong, may mga ibang dahilan kung bakit hindi ka kinakausap ng tao na hindi mo maituturing na negative silent treatment. So, probably number one is yung meron lang siya pinagdadaanan or sobrang busy lang niya or may problema lang siya, ganyan. Pero usually, hindi iyon umaabot ng sobrang tagal na mga araw or naabutin ng ilang linggo, diba? Na hindi kanya papansin yun kasi magsasabi at magsasabi naman yun sa'yo. Especially kung close yung tao. So, tignan nyo rin yun, yung aspeto na yun. Pangalawa, baka naman matagal na kayo na meron talagang hindi talaga kayo masyadong nagkakasundo sa isang bagay or matagal na talaga na medyo may conflict sa inyo, di ba? So, tignan mo rin yun. Kasi sinasabi ko nga, di ba, ang silent treatment, ito yung more on wala ka namang ginagawa. Bigla na lang siyang hindi ka pinapansin, okay? Yun. So, marami na kailangan mo nang tignan. Ngayon, kung wala naman yung ganong moment, so, probably, ginagawa nga sa'yo is silent treatment, okay? So, another one, gusto kong i-emphasize na ang silent treatment is medyo kaiba siya sa no contact. Yung no contact kasi, it's hindi mo napapansinin yung tao or hindi mo na lang bibigyan ng attention yung tao. Let's say, narcissist yung tao. Kasi, matagal na kayo na may hidwaan or may hindi pagkakaintindihan na hindi na talaga mariresolba. So, ang gagawin mo na lang is no contact. Para at least, yung inner peace mo, hindi naman masyadong ma-damage, di ba? Kasi, mas maganda pa rin kapag hindi ka na lang makikipagtalo, di ba? So, that is a form of no contact. Yung no contact is parang defense mechanism mo yon. Lalo kapag may history kayo ng tao na probably sobrang negative or probably narcissist siya. So, no contact is one way on how to combat yung mga ganong uri ng tao. Hindi siya silent treatment. Kasi obviously, may pinagmulan, may dahilan kung bakit mo siya ginaganon. Kung bakit nanatili ka na lang sa thought na huwag mo na lang pansinin. Huwag mo na lang hayaang maka-apekto sa'yo. That is no contact, okay? So, kung halimbawa kasama mo sa bahay or kasama mo sa kung saan, sa opisina,
hindi mo nilang iintindihin kahit ano man yung pag-trigger na gagawin niya sa'yo. So, the word is trigger. Kasi gagawa at gagawa, yun ang paraan talaga para ma-trigger ka at para magkaroon ng reaction mula sa'yo. Pero pag wala silang nakita, wala siyang nakita, wala kahit ano, so, that is no contact or isang bagay para maprotektahan mo yung sarili mo. Now, let's go to silent treatment. Kailan ba nagiging pang-aabuso to? Kapag ang tao is may intention na i-manipulate ka or i-control ka, yon ang isa sa mga indication na medyo parang inaabuso ka na. Kasi alam ninyo, meron akong nabasa na kapag pala na silent treatment ka, nang hindi mo talaga alam, di ba? Iisipin mo yan. Anong ginawa ko sa kanya? Anong dahilan kung bakit hindi na niya ako pinansin? Meron ba akong nasabi? Para siyang torture. Katumbas siya ng torture na physical. Yung torture na gagawin mo sa utak mo. Especially, kapag ka yung taong yun ay mahalaga sa'yo. Like kaibigan, like special someone. Sobrang hindi mo titigilan sa pag-overthink or sa pag-iisip. So kapag ganun na yung nararamdaman mo, nagtatagumpay na siya into bringing you sa manipulation. Okay? So, or nakokontrol ka na niya. So yun ang isang dahilan kung bakit parang masasabi mo na, teka, namamanipulate na ba ako? So yun, di ba? Pero alam niyo, sa totoo lang, hindi ninyo ma-identify agad na nandun ka na, na sinasilent treatment ka na. Let me cite an example to you. I have a friend of mine previously wherein ganyan na ugali niya. Actually, bago ko na intindihan or bago ko na realize na ginaganon niya ako. Parang it took me 4 times yata yun eh. Or 4 instances na ginaganon niya ako. So una, parang hindi niya ako bigla pinapansin. Kahit kausapin mo siya, uy, friend, ganyan. Hindi niya pinapansin talaga, wala. Kahit magkatabi kayo sa upuan, kahit magkasama kayo, or magkano kayo, hindi kanya talaga papansinin. So for me, ano kayang nagawa ko sa kanya? So, kinakausap ko pa rin siya, nag-reach out pa rin ako sa kanya. Pero, ayun, pero dumating na lang yung time after 2 weeks yata, or ilang weeks. Yan lang niya ako kinausap. Tapos it went by. Maraming ganun, ha? May ganung instances. Naka-4 na ako. Yung pangalawa, ay, ginagawa na naman niya sa akin. Sige, medyo nasasanay na. Pangatlo, ginagawa na naman niya sa akin. Na kapag naghihingi ako ng sorry, o kaya bigla ko siyang binabati ng bongga, o kaya kung ano man ang ginagawa ko para magpaka-underdog, binabati na niya ako. Diba? So, medyo, nangyari dun. So, mapapaisip ka talaga. Pero yung last time, ang nangyari is, since nalaman ko na yung mga tungkol dito, I'm enlightened na, I'm an empath, kaya alam ko na rin kung paano i-handle yung mga ganitong uri ng tao. I block that person. I never, or I cut tie with that person already. Because, even if yun eh, kaibigan, diba? So marami, may mga ganong instances. I know lots of you guys may mga ganong instances, diba? So, ayun. Kasi hindi mo kailangan isipin eh kung ano yung nagawa mo, especially kung hindi mo talaga alam kung bakit siya nagkakaganon. Because if that someone is a true friend, or if that someone is a love of your life, or whatever, whoever in your life, dapat mature enough sila para mag-isip na sabihin or para sabihin sa'yo kung ano ba talaga yung nangyayari para maintindihan mo. Para siguro 1 day or 1 week pwede mong pagbigyan, baka naman kasi kahit pa paano eh inis pa talaga yung tao sa'yo dun sa ginawa mo, diba? And I know naman for sure maiisip at maiisip mo rin kung meron ka ba talagang ginawang hindi siya hindi umubra sa kanya or hindi naging pabor sa kanya or inayawan niya. Pero as his or her part, kailangan marunong din siya na mag-express sa'yo in order for you to have a
a healthy relationship with that person, kailangan mag-express, di ba? Kung ano yung nararamdaman. Lalong-lalo na kapag ka special someone mo yung tao. Kasi, di ba, would you want someone na makakasama mo, boyfriend mo pa lang, makakasama mo habang buhay na ganun pa lang ugali. Hindi marunong mag-meet halfway, hindi marunong mag-express ng nararamdaman. So, think of it that way, di ba? Probably, meron ka rin sigurong lapses, pero at least kahit papano, dapat nga ma-express din yung sarili at hindi yung kapag ka nag-give in ka na sa gusto niya or kapag ka na-inflict na niya sa'yo yung pain or yung hurt, dun lang, parang dun lang siya makikipagbati sa'yo or babatiin ka niya, diba? So, silent treatment, yun yung silent treatment na tinatawag. And, madalas siyang gamitin ng mga narcissist kasi nga, diba, based dun sa pagkakakwento ko dun sa previous na video ko, ang mga narcissist is hindi nila kaya i-express yung sarili nila. They are not wired to have an empathy dun sa person. So, isa yun sa manipulation or control tactic nila para masunod kung ano yung gusto nila. It is not, it will definitely not be a healthy way or gawi sa isang relationship. So guys, if you are one of those people right now na napatune in dito dahil merong ganong experience na silent treatment, one, you have to check first with yourself. Did you do something wrong? Kasi I'm sure, malalaman at malalaman mo kung meron ka bang ginawang hindi maganda. So, talk to that person first. So, kapag ka naman, baka naman makipag-usap siya. Pero kung paulit-ulit, alam mo yung may cycle na siya, may pattern na siya, bigla na lang isang araw hindi ka niya babatiin, tapos ikaw naman mukha kang ewan na nag-chase sa kanya na ano ba problema, ganito, ganyan, mag-usap tayo, ganyan. Medyo isipin nyo na rin ang mental health ninyo kapag ganun, guys. Hindi kasi siya healthy eh. Kasi as I've mentioned a while ago, katumbas siya na para ka na rin sinaktan physically kapag ka ganun ang ginawa sa'yo. Okay? So, kapag to no avail, kinausap mo, wala pa rin, ikaw na pala. Probably, it's time for you to end the relationship. I know it's hard. I know it's difficult. Pero, yeah. End the relationship, lalo kung hindi mo pa naman asawa or hindi naman ganun or paano ba, yung mga kaibigan na kaya mo naman na mawala kapag ganun lang din uri ng kaibigan, di ba? You still have some good friends, I know, na hindi ganun, na hindi or kayang i-express yung sarili nila, na hindi ka nadadamage, hindi na nadadamage yung ego at hindi na nadadamage yung relationship niya or yung mental health mo, di ba? Okay? So, I think that's it for the silent treatment. If you have any question or probably comments about this or anything, any topic that you would want me to discuss, so please feel free to leave a comment down below and subscribe to my channel for your financial something or mental health issues or whatsoever. Alright, so again, this is Mouski and this is Mouski's channel. Thank you very much. Since ngayon mental health tayo, baka sa susunod is financial.